spin this issue around, right? Hindi na natin itutuloy ang kaso laban kay Emerald Capistrano. And finally, Jessica, ikaw ang haharap sa press. You're the future owner. That's why it's your responsibility to ask for an apology sa public. After the press conference, hindi na si Madam Ana ang mukha ng kumpanya. Ikaw na. Bilib na talaga ako sa'yo, ha? Binitiwan mo na talaga tong kumpanya. Handa ka na talaga mag-move on. Bigay niyo yung lahat ng royalty ng tatay ko. Naku, salamat talaga sa tulong niyo, ha? Puntahan mo na siya, Emerald. Siguro sa ibabalita mo sa kanya, makikita mo na siyang masaya. Hindi kasi napapansin ko na lagi siyang wala sa opisina. Pero hindi naman siya nagpapaalam sa'yo. I've been looking everywhere for you. Kailangan tayong pag-usapan. Si Bobby, pinababalik na ako sa opisina. Lagi daw akong wala. Sinisilip lang niya ang pagigiwala mo dito sa opisina. Pwede ka niya sisantihin eh. Anong plano natin ngayon, madam? Uunahan natin siya. Leave it to me. Yes, Bobby. Oh, Sophia, come in. Tama-tama, I need to clarify some things with you. Tungkol sa rules ng kumpanya. That may not be necessary. And why is that? Because I resign. What? Mm-hmm. Don't get me wrong, ha? Pero I think it was a bad idea na magtrabaho ko dito ng full-time. May inaalagaan akong kapatid, at ngayon kailangan ko patuloy siyang dalhin dito. Sophia, di ba napag-usapan na natin yan? Yes. Pero hindi naman talaga magandang environment para sa isang bata ang opisina. Gusto ko siyempre na yung kapatid ko makapaglaro, makapamasyal, kung gusto lang niyang magkulong sa bahay. You know, I can't be selfish now at isipin lang ang career ko. Kaya nga, I was thinking na kumuha na lang din ng freelance work. That way, hindi ako sasabit sa kapatid ko at hindi rin ako sasabit sa inyo dito. And don't worry, yung bonus na ibinigay niyo sa akin, ibabalik ko yun. Thank you. Wait, Sophia. Are you serious? Yes. I'm drafting my resignation later tonight before I leave. It was nice working with you, sir. Well, it's not that I hate the person. Concerned lang ako para sa'yo. Ang sinasabi ko lang, huwag ka masyado magtiwala kay Sophia. Bart, okay siya. Now I know kung bakit napabilib niya ang kuya mo. Magaling siya. Don't tell me, pati ikaw rin nadadala na dito sa Sophia magic na to. No. Let's just say that I like her. And I want her to be my friend. Now, okay lang ba yun sa boyfriend ko? Tay, buti okay na siya Ate Emerald, no? Nakakaawa kasi yung nasa kulungan. Oo nga eh, naawa din nga ako sa kanya eh. Pero may ginawa din siya na nakakasakit sa iba eh. Pero pasalamat pa rin ako sa Diyos na naayos siya na yung problema niya. Kaya ikaw, Kevin, kahit gano'n pa kasakit ang ginawa sa'yo, bago ka gumanti, pag-iisipan mo talaga ng pagkadami-dami. Bakit po, Tay? Kasi kadalasan, hindi pala yung paghihiganti ang kailangan mo. Pag bumaba na yung galit mo, makikita mo na yung mga bagay na kailangan mo, gaya ng tulong ng kapwa mo. Diba? Katulad ni Emerald. Kung sino pang taong gusto niyang gantihan, yung pang taong mismo gustong tumulong sa kanya. Diba? Best friend, tsaka ni ate. Sabi ng ate mo, tumulong ka rin daw. Ibig sabihin, magaling ka rin. Opo, Tay. Ang galing ko. Ito naman, niwala ka agad. Siyempre, magaling ka. Kasi, mana ka sa ate mo, di ba? Teka ka rito. Teka ka rito. Madam. Palagay mo kagat yun? Of course. Watch and learn. Ngayong gabi, makikita mo ang power of Sophia Magic. She's what? No, she can't leave this company. Jessica,
Desidido na daw to talaga siya. Pero bakit? Bakit niya naisipan umalis in the first place? Nawawala na daw siya ng oras para sa kapatid niya eh. Natatali na daw siya masyado dito sa opisina. Alam niyo kung gusto niya umalis? Bakit niya pa siya pipilitin? Let her be. Kung saan siya masaya. We can't let this happen. Bobby, importante si Sofia sa kumpanya, di ba? Of course. Kaya ko nga siya kinuha dito eh, because she's the best. Pero alam mo, Jessica, malaki na ang binigay kong package sa kanya. Pero kung kaya niyang bitawan to, what else can I offer her? Bobby, you're good. Makaisip ka ng paraan to make her stay. Do your best. Give her whatever she wants, okay? Yeah. I gotta go. Yeah. Good night, Bobby, Miranda. Call me, okay? Of course. From now on, hindi pa siya may-ari ng kumpanya, but Jessica is already acting like one. Miranda, I can't blame her. Siguro tama nga yung sinabi ni Sofia doon sa press conference. Si Jessica na magiging bagong mukha nitong kumpanya. At ngayon, unti-unti niya nararamdaman ang power at attention ng lahat. Pero hindi pa sa kanya to. Yes, I know, but what's the difference? In a couple of months, magiging kanya ang lahat ng ito. Hey, relax. Baka naninibago ka lang. Siguro, hindi ka lang sanay na may ibang nakikialam dito sa pamamalakad nitong lugar na to. But what about Sofia? I really have a bad feeling about her. Honey, balang araw magiging threat siya sa atin. Masyado na siya bumabango sa board. Pati kay Jessica. Well, as far as the board's concerned, bilib pa rin sila sa akin dahil ako ang kumuha sa kanya. Pero ngayon, nakita nila kung gaano kagaling si Sofia. Masisira naman ako sa kanila pag pinabayaan ko siya umalis dito. So I'm left with no choice. Kailangan ko siyang pigilan sa pag-resign dito. Hoy, Sofia. Okay na yan. Huwag mo ligpitin ang lahat. Tandaan mo, hindi ka naman talaga magre-resign eh. At mas lalong hindi kita tutulungan na ligpitin ang Mayan. Madam, sigurado ka bang ubra tong palabas natin? Kasi mamaya, biglang kagatin ni Bobby yung resignation ko. Bahala ka. Hindi ka na ulit makakatungtong dito. Ikaw rin. Sofia, gusto lang naman niya iparamdam sa'yo na siya ang totoong boss dito. Tandaan mo, hindi naman niya talaga gusto mag-resign ka eh. Alam niyang magaling ka. And he's taking all the credit for your work. So hintay-hintay ka lang dyan. Any minute, papasok na si Bobby dito. Come in! Sophia? Pwede pa tayo mag-usap. Sir, ito na pala yung resignation letter ko. Before we discuss this letter, let me give you an offer you can't refuse. Sophia, I have a proposition for you. Ano yun, sir? Sabi mo, nahihirapan ka pag lagi ka nandito sa opisina dahil kay Ana. What if I give you a flexible schedule? Yung hindi mo na siguro kailangan pumasok dito sa opisina araw-araw. Kung kailangan magtrabaho sa bahay, by all means, sa bahay ka magtrabaho. Anyway, kung kailangan namin ng consultation mo, nandiyan naman yung telepono eh. We can teleconference. At siguro kung may importanteng meeting, doon ka na siguro kailangan pumasok ng opisina. And on top of that, you still get the package na pag-usapan natin. What do you think? Sir, hindi naman kaya nakakahiya.
Of course not. This place still needs some Sophia magic. So huwag ka maya. When you say yes, please. Yes. Thank you. You're back on board. Nakausap na kayo ni Sophia? Yes. Hindi na daw siya alis. Okay. But I really think na masyadong siyang binibigyan ng special treatment. Imagine sa lahat ng employees, siya lang ang walang office hours. Like I said, kailangan natin siya. Okay. Basta mag-iingat ka, Han. Don't let her get too powerful, okay? Miranda. Alam naman natin na magaling si Sophia. Pero honestly, wala naman siyang power dito eh. Ako ang nagbibigay sa kanya nun. Besides, sigurado na ako ngayon na hindi siya threat dito sa kumpanya natin. Bakit? Dahil wala siyang ambisyon. Ang gusto niya lang ay magtrabaho at alagaan ang kapatid niya. Which explains why bumalik siya ng Pilipinas. Despite a lucrative career in the US. Yun din ang rason kung bakit siya umalis sa mga Villanuevas. At ganun din dito, kung bakit siya gusto mag-resign sa kumpanya natin. Dahil ang mahalaga sa kanya, ang kapatid niya, si Ana. Hoy, ikaw, Sophia. Kinulat mo ako kanina. Ha? Bakit? Eh, nai-offer na nga sa atin ni Bobby. Yung mga gusto natin. Bakit tumirit ka pa na, Sir? Baka naman po nakakahiya. Ano ka ba? Siyempre, no. Tinatakot lang kita. Sophia, hindi ito laro. Kapag may nakaplano na, yun ang dapat mong gawin. Uy, pasensya. Sorry naman. You don't get it, Sophia. That's how people make mistakes. Kapag may nakahandang plano na hindi sinusunod, never do that again. Kuha mo? Okay. Sige, sabi mo eh. Let's go. Okay. Why is everybody so crazy about Sophia? I don't get it. You tell me, Kuya. Ikaw kayo yung unang obsessed sa kanya, di ba? Wow, here we go. Okay, sorry, Kuya. Pero honestly, Santa Neta ka nagbabakasyon recently. Parang di mo kasi alam ang nangyayari ngayon eh. Kanina lang, problemado lahat ng tao dito. And you know what, Kuya? It took her one presentation. Just one to fix everything. Ganun siya kagaling. Sophia magic. So, I guess I lost it. Yes, you did. And do you know what the funny thing is? What? She's not even competing with you, Kuya. Ginagawa lang niya ang trabaho niya eh. At kung ina-atake ka man niya, she's just fighting back. Kasi, nauna ka. So, all this time, ako'y may kasalanan. I've just been behaving like a total jerk. Exactly. And you wanna know what I think? Kuya, I think you owe her an apology. Minsan, baka naman may natatago ka dyan pambaraman lang para dito sa panulak mo. Oo, ma. Oo, yan ang tanungin nyo. Bakit ako? Mahira naman, oh. Tara na nga. Bakit na lang tayo maghanap ng makakain. Sige, sige. Minsan, mahira kami. Salamat, ah. Minsan, salamat. Tata, saan kayo pupunta? Eh, uwi na. Magpapahinga. Magpapahinga? Ano bang ginawa niyo? Napagok ka ba at nakalimutan mo lahat ng ginawa namin ngayong araw na to? Kaninang umaga, pumunta kami sa rent-a-car. Naghanap kami ng magarang sasakyan para masundo kayo at maihatid sa opisina. Nung uwian na,
Sinundo namin kayo at hinatid namin kayo dito sa bahay ng matiwasay. Ha? Mm. Ay, oo nga naman pala, no? Nakakapagod yun. Pero paubos na kasi 100 days ko eh. Baka naman pwedeng habang nagpapahinga kayo, baka sabay na lang hanapin yung next target sa listahan ko. Si August, yung hairstylist. Chopet, maghanap ka nga ng outlet dyan. Sasaksak ko lang tong bata na to sa 220. Ay, naku. Ayan na naman kayong dalawa, oo. Sige na naman kayong dyan. Pahinga na kayo. Bukas, agahan na lang natin, ha? Salamat, ha? Salamat. Sige, ingat kayo. Na. At ikaw? Sama talaga na ugali. Nagabantay, mabuti naman at dinalaw mo ulit ako. So let me guess, hindi ka pumunta dito para sunduin ako, right? Gusto ko lang namang batiin kita dahil isang misyon na naman ang iyong natupad. Yeah, isang misyon na naman ang natupad. Pero ilang pa kaya ang kailangan kong tapusin bago maubos ang araw ko dito sa lupa? Ana, huwag ka sa aking magalit. Hindi naman ako gumawa ng pagkakamali eh. Ikaw. Pero natutuwa pa rin ako. Dahil nakikita mo na ngayon ang iyong mga ginawang pagkakamali eh. Nagsisimula mo ng maamin sa sarili mo na kahit na legal o ayon sa batas ang iyong mga desisyon, mayroon pala yung mga pagkakataon na hindi tama ang iyong ginawa. Dahil ang nakikita mo lamang ay kung anong mabuti para sa iyong negosyo. At nagbulag-bulagan ka sa kapakanan ng iba. Hindi mo dapat sadyang binababa ang halaga ng isang bagay na pinaghirapan ng iba. Dahil pag ginawa mo yun, hindi mo binigyan ng respeto ang hirap, pagod at pagmamahal na ibinuhos niya sa kanyang obra o lira. Okay, I get it. Bali ako. Pero paano yung tagabantay? Nauubos na ang mga araw mo. Please, bumabaita naman ako, di ba? Extension naman dyan. Kahit another 100 days lang. Ay, Ana. Para kang isang tadhana. Masyado kang mapagbiro. Sige. Paalam na. Kuripot na nga. Corny pa. Eh, kamusta naman si Emerald? Ayun, Tay. Sinamahan namin sa ospital kanina. Tapos alam mo yung tatay niya? Mukhang masaya naman dun sa balita. Ay, salamat sa Diyos. Tsaka nga pala, Tay. Sabi ng boss ko, hindi ko na kailangan pumasok ng opisina pag may importante meeting na lang. Huh? Talaga, ate? Ibig sabihin, makikita ko na kayo lagi ni best friend. Oo, pero yun nga lang, syempre, kailangan aalis-alis pa rin kami kasi di ba may natapos kami ng mission. Ay, tayo sandali lang ko ah. Sige. Hello? Oh, Ana, kain tayo. Hi, Sophia. It's Jessica. Oh, Jessica. Masaya ako. Sinabi sa akin ni Bobby na hindi ka na raw aalis ng kumpanya. Oo nga eh, kasi binigyan niya ako ng flexible na oras eh. Sophia, next time kapag may problema, just tell me, okay? Okay. Salamat ah. By the way, gusto sana kita imbitahin lumabas. You know what, Sophia? I really want to become friends with you. Ha? Huh? Oh, sige. Great! So, mamaya, 11 PM, I'll text you the place. Ha? Sandali, ngayong gabi na? Yeah, I'm sure matutuwa si Yanni.
Kasama si Annie. Yup. Girls night out tayo. My treat. So, I'll just see you. Bye. Madam! Madam, madam. Halika, sandali. Hali. Bakit? Tayo sandali lang, ha? Siya mo. Madam. Bakit? Ano bang... Ano bang ginagawa pag lumalabas? Gimmick ba? Ganun. Why? Don't tell me. May bala ka pa maglakwatsa. Maaga pa tayo bukas. Hindi, madam, hindi. Kasi ganito, si Jessica, ayun, nagayang lumabas. Ayun, napakuko naman ako. Why? Bakit ka naman umuo? At bakit ako kayo lalabas? Eh kasi, gusto daw niya na maging magkaibigan kami. Eh syempre, ako naman, nalito na ako. Mali ko ba naman na ngayong gabi kami lalabas? Itatext na lang daw ako kung saan kami magkikita mamaya. Madam! It won't hurt to make an ally sa opisina. O sige, pumunta ka dyan. Pero sigurado, Sofia, na sa sosyal na lugar kayo pupunta. Mag-ingat ka dyan sa mga magiging kilos mo. Baka dyan ka pa mahalata na nagpapanggap ka lang. Ano pa kasi yung ginagawa dun sa ladies night out na yan? Aba, malay ko. Hindi ko naman ginagawa yun nung nabubuhay pa ako eh. I'm sorry, okay? Alam ko, pinahirapan kita. Inaway kita. Pagkakamali ko yun. Dahil yun sa na-insecure ako sa'yo. And that's hard to admit. Pero yun ang totoo Sorry. Alam ko minsan hindi sapat ang sorry. Pero for now, that's all I have. So, Sofia, I'm in love with you. Paano ba ako kikilos doon? We'll figure it out. Pag nandun na tayo, giyahin mo lang ang mga kilos noon, mga tao doon. Aalis pa kayo? Itay, kasi may gimmick ko eh. Yung si Jessica, yung papasok na may-ari ng kumpanya, yun, nag-imbita. Ay, yung pumagkin ni Anna. Pero anong oras na? Hindi pa delikado yung lakad na yan? Andres, dalaga na naman si Sofie. Okay lang yun. O, tsaka, tayo, wag ko kayo mag-alala dahil kasama naman ho namin si Bruce tsaka si Jopet. Oh, sige, mag-ingat kayo. Teka na. Una lang ho kami, tay. Matrix. Mabigsan! Ano? Teka! Gimik na tayo! At sino nagsabi na kasama kayo? Bakit sa itsura niyong yan? Hindi kayo papasukin doon. Bakit? Ano mo sa mga forma namin, ha? Jopet, what's up? Yeah. What's up, my home girl? What's up, my home girl? Yeah. Ew! At chip ninyo? Kadiri? Sandali, sandali. Sandali, eto na naman kayo. Oo. Pwede ba umalis na tayo? Dahil nag-text si Jessica, papunta na siya doon. Alika na. Oh, sige, tara na. Party na. Let's party. Tara, 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 tara. There's no way more. Hello?
Yani? Kuya, guess mo kung saan ako pupunta ngayon. Hindi ako manghuhula. Nasaan ka? Gigimik. Kasama si Jessica and Sophia. Ano? Kuya, kasama ko mamaya ang dalawang babae sa buhay mo. Let's just hope hindi ka na kayang pag-usapan. Sorry, okay. Bye, kuya. Pinsan! Pinsan! Sosyal na sosyal tong lugar na to, ah. Mano, may present daming chicks, ah. Kaya mo ito. Madam, ano ba ito? Napakasosyal na lugar naman ito. Hindi ako bagay dito. Yung parang mga tao yayaman, ah. So, mali pa nila? Look at you. You look good. You blend in. Madam, sumama na lang ako. Sa tingin mo, nagpapapasok sa'yo ng bata sa lugar na yan? Don't worry. Bibigyan pa rin naman kita ng instruction. Ano? Sige, kaya mo yan. Go! Vincent! Sige, Vincent. Eh, hindi na kami sasama sa'yo sa loob kasi mukhang hindi rin kami papapasokin sa loob eh. Sige, hintayin ka na lang namin. Madam, man. Lang. Madam. Eh, mukhang matagal-tagal na hintayan to eh. Nagdala ako ng maraha. Meron akong naisip na laro. Bagay na bagay sa'yo. Unggoy, unggoya. Chip! Wala, meron tayo. Madam! Madam! Sophia, hindi ko marinig. Ang lakas ng tugtog! Ano ang sabi mo? Pasin ng isang pagkakamali. Si Jessica, kuya, pag nalaman niya hindi mo talaga siya mahal, he'll be so hurt. Nagpasabi po si Ma'am Sophia na mayroon siya makakapunta sa meeting today. Ikaw ang nag-a-adjust sa Sophia na yan. Honey, you're the boss. Magagawa mo bang ibaong salimot ang nakaraan? Kanina nakita ko si Rene. Yung tatay ng anak mo, hanapin natin, kausapin mo. Bakit pa? Eh, galit ka nga sa kanya, oh. Ayaw mo ang mag-ayos kayo. Sabi sa parlor, wala daw silang balita doon kay August. Sir, all inefficient! Alam ko naman kung ba't ka nagkakaganyan. Handa ka bang magpatawad? Kinala mo ba yan? Si Rene. Madam, sandali! Ay! Alpare kang bata ako! Bakit mo ako sinapal? Sorry mo talaga! 100 days to heaven.